Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Gagawa nga pala tayo ng isang tutorial all about dito sa camp na to. Gagawa tayo ng shadow. Maglalagay tayo ng shadow. Lalagyan natin siya ng anino. Saka magta-transfer tayo ng image. Ito, meron tayong sample na image na ang file niya ay .png. Naka-ready na yung picture natin, yung image natin, ita-transfer na lang natin siya sa dito sa layer na to, dito sa image na cup mug. Okay, ang first natin gagawin, ito tayo dito sa Windows, dito sa icon na to, sa Windows, dito sa taas, tapos arrange. And then, punta tayo dito sa dalawang 2-up vertical. And then, ayan na, kita nyo na dalawang windows na yan. Isang windows ng image na ng ating model at saka isang image ng cup. Ayan. Gagawin lang natin, pipiliin natin itong cursor na ito. Tapos piliin natin itong image na to, tapos i-drag natin siya papunta dun sa dito sa cup. Okay, try natin siya. Siyempre kailangan i-move natin, move and then transfer. Ayan na, transfer na natin siya dun sa may cup. Ito ulit tayo dito sa Windows, arrange, and then dito tayo sa isa lang na window. And then, kung makikita mo malaki yung image, papaliitin natin siya. Papaliitin natin yung image. Ayan, paliitin natin yung image. Drag lang natin siya pababa. Hanggang sa fit siya dito sa cup or sa mug. Ayan. And then, click OK na lang natin. Check. Then, zoom natin. Zoom. Kung sa tingin nyo, okay na ba yung ganyan kalaki yung image? Or pwede nyo pa siya i-edit? Ayan. Kung ganyan kalaki yung image na gusto nyo ilagay, pwede pa natin yung mabago. Ayan. And then, click. Check lang natin. Click OK lang. And then, gagamit tayo ng erase para malagyan natin siya ng design. Lagyan natin siya ng magandang design. Click natin itong erase. Ito, sa kaliwa. And then, erase natin yung mga side. Lagyan natin ng mga blur. Para medyo maganda. Magandahin natin yung mga side. Lagyan natin ng mga blur. Medyo okay na siya. Kailangan gandahin lang natin yung mga sides.
Yan, sa tingin ko, mas maganda na yung ganyan. Basta i-drag nyo lang kung gaano kalaki yung image na gusto nyong gawin. Gawin natin dito sa cup na to, lagyan natin siya ng shadow. Gamitan natin siya ng effects. All you have to do is click natin itong layer na layer 1. Itong cup. And then press lang natin yung Control J para magkameroon siya na another duplicate. Ito, di-duplicate na natin siya. Ayan, duplicate na. Tapos, click lang natin itong image na Control T para mag-transform siya. Lalagyan natin siya ng shadow. Dito from, dito sa itaas, dito sa itaas ng cup, dito sa middle, i-drag natin siya pababa. Drag natin siya pababa. Kung ano yung, kasi gagawa natin siya ng shadow. Ayan, mga ganyan. Pwede na siguro ito. And then, click OK. Check. Kung makikita nyo dito sa ibaba, medyo nakahiwalay siya. Dapat i-fit natin siya dito sa cup. Ang gawin natin, click uli natin itong dito sa may na box na yun. Click natin itong transform. I-edit natin, kailangan itaas natin yon. Yung hindi siya masyado kita, tago natin. Tapos ito, okay lang naman siya. Tapos ito, okay na yan. Ayan, nakatago na yun natin sa ilalim. And then, click lang natin yung check. Pagkain na, i-check na natin. Ito, kung makikita nyo itong nandito, talagay na gagawin natin siyang shadow. Ito image na to, ilalock natin siya. Lock. Click lang natin ito na lock. I-lock na natin itong ito sa layer 1. Ito sa layer 1. Ito gagawin natin shadow. Gagawin natin, ita-transform natin siya. Tapos, punta tayo dito sa gradient. Piliin lang natin itong nasa gitna or ito. And then piliin natin yung transform at control T. Tapos ito dito sa ilalim, click natin hanggang dito. Dito, click natin dito sa gitna, hanggang dito sa taas.
Yan. Makikita niyo yung shadow. Yan. Tapos, click natin yung ito, dito. Piliin natin yung multiply. Yan. And then, kaya lang dito sa ilalim may ano siya yung hindi siya fit yung sa shadow. Ayusin natin siya maya. Tapos punta tayo dito sa filter blur. Click natin yung blur. Punta tayo dito sa motion blur. Gawin natin siyang 5. Ayan, 5 na yan. Or try natin sa natin sa 4. Click natin ito. Tapos, click natin dito sa Control-T. Click natin ito para realistic yung kanyang shadow. Zoom out natin. Ayan, makikita nyo yun sa shadow. Medyo maayos na siya. Try natin ang filter. Ayan yung pagka-average, ganyan yung pinaka-shadow. Check natin sa blur lang. Wait, ando na balik ay step back natin. Try natin sa blur lang. Balik na lang natin siya ng 5. Ayan, ganyan lang po guys yung paggagawa ng shadow. Ayan, para maging realistic shadow siya. Yung ating finished product. And then, click lang natin yung save. Save as. Save lang natin siya ng JPEG.
lagay lang natin siya ng file name na wedding. File 1. Ayan, ayan yung finished product natin. Ayan yung paano maglagay ng image sa cup. I-transfer yung image sa cup at saka paglalagay ng shadow. Okay guys, maraming salamat sa inyo at sana may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe dito sa aking channel, dito sa aking tutorial na pinatupad. Sana may natutunan kayo. I-hit nyo lang yung aking notification bell para lagi kayong updated dito sa aking tutorial. Ayan, maraming salamat.